po yung buntis na po yun. Umuwi po yun noong May 28. Nito lang. Magdadalawang buwan na po yung tiyan. Tsaka doon po ako na turn off eh. Bago siya umalis dito, marami po siyang sinasabi sa akin hindi magandang bagay, hindi magandang pananalita. Tapos sabi niya sa akin, ganyan ka, wala nang tutulong sa'yo kasi ganyan ka na. Yan po mga kabayan, binalikan natin sila ni Kuya Imok. May dala akong grocery. Maraming salamat kay Ate Mindalak. So, dinalan ko kayo ng grocery para ho meron kayong magamit. Tapos yung bahay mo, ipaparefer natin ito. Parang malungkot ka. Hindi, okay. Iniisip mo yung asawa mo? Hindi. Hindi mo na sa iniisip? Ah, hindi na. Huwag naisipin. Isipin mo na ngayon yung anak ko. Anak mo. Importante yan. Ito, bukas mga kabayan, meron pa po tayong budget dito, no? At ito mula kay Ate Mindalak. So, bumili natin ng grocery ang matira. Gamitin natin sa pagpaparepair. Bibili tayo ng amakan, pako, kawayan, at iba pa po mga kabayan. At kasama natin dito yung Guardians Community ng Kawayan Chapter diyan sa Barangay Ilihan. Sa pumuna po ng kalang founder si Bro Buni Salazar. Pausap ko sa kapon, sabi ko meron tayong tutulungan. Papandayan natin yung kanyang bahay. I-re-repair natin para ho ay hindi po sila mabasa kapag tag-ulan. Tulad po ito, umulan-ulan. Delikado ito sa hangin. Mabasa po sila. Kung nyo nakikita po ng mga kabayan, kanilang dingding ay trapal mga kabayan. Ngayon, Kuya, siguro nabuhayan ka na ng loob. Mm-hmm. Wala na yung sakit sa dibdib mo. Wala na. Masaya na. Masaya na siya. Mas masaya ito pag maayos na itong bahay mo. Matanong ko lang, okay lang kaya sa may-ari na i-repair natin to? May-ari ng lupa? Okay lang naman sa kanila. Wala problema? Wala. Ito naman, i-repair lang naman natin. Hindi naman tayo gagawa dito ng konkreto po mga kabayan. Ito, buksan ko itong dala ko. No? Para wala kayong ilaw dito? Wala. Nakikihiram lang ako ng flashlight sa kapatid ko, yun ang ginagamit ko pag gabi. Grabe. Pabilhan din po natin ito ng solar, no? Pero unahin lang muna natin. Paisa-isa lang kasi wala tayong budget, mga kabayan. Nanawagan tayo ng tulong din po dito. Isa pa lang po sa ating mga kaibigan ang tumugon na si Ate Mindalak. So, naway marami pang makatulong po dito, mga kabayan. Dai, nagkaon ka na, Dai? Dali ka dito, Day. Ihatag ko din mo. Dali. Ihatag ko si Inday. Dali, Day. Joyce, dali na, Dio. Halika ka daw. Joyce, iyang ako, an? Roselia, ang nickname niya. Joyce, dali, Day. Dali ka, Joy. Dali, Joy. Ora na natulog po na siya. Natulog siya. Natulog Joy. Niya, tutulog. Binilhan ko kayo ng ano, Joy. Dali ka, Joy. Joy, oh. Wow, thank you. Kain ka ng fried chicken, Joy? Halika na, Joy. Dali. Tapos ito. Halika, Joy. Joy, oh. Kuha, Joy. Kunin mo daw, Joyce. Dali kuha, na. Kuha. Imo ni. Mahihain po yan. Mahihain si Joy. Ito, sa kanya yan. Pagkain nyo, ha? Binilhan ko kita ng mga sabon, panglaba. Salamat. Saka pangligo. Para meron kayong gamit. At yung pang ulam, may pang ulam ko dito. Bumili ako ng miswa, sardinas. Ito, noodles. Ito, mantika. Saka yung ano, yung gatas. Inom ka ng gatas, Day. Ako, mahilig po yan sa gatas. Ito, Day, on. Dami-dami, Day, oh. Para meron kang ano, ha. Pakainin mo siya maigi. Yan. Simplahan mo siya. Ito mga marami na itong binili kong noodles saka ano, saka sardinas. Ito, biskuit pa. Day, Day. Halika, imunid lahat. Kain ka na marami. Nahihiyain mo. Yan. Yan po, mga kabayan. Para meron kayong maano, kuya.
Dito ka lang, huwag ka muna umalis ha. Mm-hmm. Kasi nga nabanggit niya kahapon mga kabayan, nag-iikot daw siya, hanap siya ng matrabuhuan kasi nga kailangan niyang kumita. Pasukan na daw po ng kanyang anak sa school. Wala pa siyang mga gamit sa school. Ngayon pasukan, Ridwan pa lang. Oo. Ayan po mga kabayan. Kuya Imok, no? Ang sabi ko, bukas, baka nandito kami bukas. Pag-iumulan bukas, nandito tayo. Ito, linisin. Tanggalin natin to lahat. Tapos, puruma natin uli. Tapos ito, yung ito mga kabayan, no? Bulok na. Talagang pinatong na lang ni Kuya Imoy dito. Kuya Imok. Ating papalitan ito mga kabayan. Baguhin din natin ito. No? Baguhin natin lahat ito. Yung dingding, sahig, yung yero. Ikaw lang din nagpanday niyan? Nahiya ko ng tulong sa ano ko, kabarkada. Bale, binigyan ko lang siya araw. Yung araw niya. Kada, ano lang. Pero kaming dalawa na umakit sa taas. Okay. May mga kahoy ka pa naman dito. Ah, hindi pa. Wala pa ako nakakuha ng kahoy. Pero malapit lang dito yung kuha ng kahoy? Medyo malayo-layo. Kaya bundok yun. Bundok pa? Mm-hmm. Pero mayroon tayong mabiling kahoy dito. Palagari natin? Hindi ko lang po alam. Kaya baka po mayroon. Maghanap tayo mga kabayan. Magagawa kami ng paraan dito. Kung ano lang po ang kaya ng budget natin. Yun lang po mga kabayan. Maganda sana kaya mo na meron tayong enough na budget para po mabilis yung gawa. Ito pag gawa kasi ng bahay, repair ng bahay, kailangan mo talaga ng budget kasi nga yung mga materials mas mahal ngayon mga kabayan. Ay hindi basta-basta. Ikaw kumain ka na. Tapos na? Isa itong magandang pagkakataon na ano natin sila, na natagpuan natin. Kaya binalikan natin sila ngayon. Dahil kahapon, meron tayong bigas po na binigay po sa kanila. Ayan. Nakita naman natin, malakas. Malakas ang loob ni Kuya Imok. Talagang hindi sa bumitaw. Kahit ganun yung nangyari sa buhay nila, mag-asawa, makabayan. Pero maraming nagsabi, Kuya Imok, baka daw pagka okay ka na at babalik yung misis mo. Hindi na rin. Tsaka po, yung buntis na po yun. Buntis na? Paano mo nalaman ng buntis na? Umuwi po yun noong May 28. Nito lang. Hmm? Magdadalawang buwan na po yung tiyan. Tsaka doon po ako na turn off eh. Buntis na po pala yung asawa ni ano ni Kuya sa ibang lalaki. Tsaka nagsasama pa po kami. Hindi ko rin pala na nagsasama na rin po pala silang dalawa. Oh my God. Nagsasama pa lang kayo noon, sila nagsasama din pala. Hmm. Grabe ito mga kabayan. At talagang pag bumalik na, huwag mo nang tanggapin. Saka hindi na rin po ko siya tatanggapin. Kasi hindi maganda yung ganun mga kabayan. Pukusan mo lang yung bata, yung anak mo, na mapalaki mo siya. Yung mata mo, inborn ba yan? Oo, inborn. Pag tumingin ka dito, pero yung paningin mo dito sa kabila? Hindi. Ano, diretso lang. Sapon, dito ka nakatingin sa akin, paano ba mata mo? Ganyan lang. Ganyan. Pero pag tinignan mo siya mga kabayan, parang nakatingin siya sa ilalim. Pero yung paningin mo, diretso. Diretso. Ito magandang alalay din po itong ginagawa natin, support sa kanila. Kaya ho ang pinaka-assessment natin dito na maiayos muna itong ano nyo, yung bahay nyo, masarado natin. Kasi nga, babae pa naman yung anak mo. No, mahirap ito. Tabing kalsada pa po mga kabayan. Nay! Oh, nagligpit na si Inday, oh. Kasi pag ito, may ano na siya. May taong nito. May isip mo na ba? Mag-aanim na taon na. No. Ayaw. Nay! Ito, Day, oh. Chocolate, Day, oh. Chocolate, Inday. Tagaan ko chocolate sila. Nay!
Imuni, day. Oh, buniti, day. Lakan mo daw, Joyce. O, buniti. Ay, imuni. Wala sa samud sa ngayon, mga kabayan. Oh. Bagong gising. bagong gising kasi siya. Ayan, kuya mo. Gagawa muna tayo ng ano dito. Paraan. Ito lang isasarado natin. Bilhan natin to ng amakan. Amakan na lang. Pwede po. No? Amakan, no? Mm-mm. Amakan po, mga kabayan. Siguro, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Mga sampung amakan, ini. No? Siguro po. Mga sampo. Bili-bili tayo ng mga sampung amakan. At kawayan. May mabilhan naman tayo kawayan dito. Hanap tayo ng ano, mga magagamit ito, mga kabayan. Yan lang po ang update natin. At kung kayo po ay mayroon pang gustong iparating sa kanila o mayroong gustong tumulong sa kanila ni Kuya Imok at sa kanyang anak, lalo po mag-aaral lang po kanyang anak, ay pwede niyo po akong i-message directly, mga kabayan. No? Mag-iingat po kayo dyan sa mga magpapanggap na si Kuya Raymond. Baka ma-scam po kayo. Kaya direct po kayo message sa account natin na Kuya Raymond Agos. Meron po tayong 600,000 mahigit na followers. Yan po ating legit account. Yan po kayo mag-message, mga kabayan. Huwag sa comment section. Maraming salamat sa inyong suporta po, no, sa ating ginagawang mission. Tinitingnan natin ang bawat sitwasyon nila at ina-assist natin kung ano pong pwede nating itulong, anong pwedeng magawa po natin. Kaya ito po ang assist natin, assessment natin dito, na maiayos muna yung tahanan talaga nila para ho pagdating ng tag-ulan, bagyo, hindi kayo mababasa ng anak mo, no? Tama. At salamat sa mga subscribers and followers po natin na palagi pong nandyan, laging nagsishare ng ating mga video, laging sumasama sa ating mga ginagawa, kung saan man tayo nakakarating. Salamat. At sa mga hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, follow po natin. Malaking suporta po yan. Malaking tulong po yan, mga kabayan. At sa ating YouTube channel, subscribe lang po natin yung ating YouTube channel. At pwede nyo pong i-click yung notification bell para update kayo sa mga ginagawa din po ni Kuya Raymond. Ano ba ang mga programa na ginagawa ni Kuya Raymond dito sa may bahagi po ng Negros Island, lalo na po dito sa sulad po ng Sipalay. Salamat sa ating mga sponsors, lalo ngayon, no, si Ate Minda Lakso. Thank you very much. At mayroon kong magamit na pambili ng pangunang materyales at grocery nila. At naway marami pa ibang makatulong. Shoutout din po natin ang mga tugasuporta din po natin. Sila ni Ate Rosela Obero, Ate ni Ate Melda Bayani, Ate Lynn Castor, Ate Esther, sa lahat po ng ating mga kaibigan, Bosilin, kay Ate Fat, yan sa lahat po, no, ng mga sumusuporta sa ating mission, maraming salamat. At shoutout din po kila Kuya Val Santos Matubang. Kuya, may gusto kong sabihin? Thank you po sa lahat na nagtulong. Thank you po. Ayan po, no, mga kabayan. Tsaka sa'yo, Kuya Raymond, thank you din. Masayahin na siya ngayon, no? Laging nakatawa ito si Kuya. Nakakalungkot lang. Nabuntis na pala yung asawa niya. Mahirap isipin, no? Nakakaiyak isipin na ganun na po yung nangyayari, no? Talagang sabi nga po niya, hindi na niya tatanggapin kayang asawa. Paano kung lumuhod sa'yo, iiyak sa'yo? Hindi na rin po mo. Kasi bago siya umalis dito, marami po siyang sinasabi sa akin, hindi magandang bagay, hindi magandang pananalita. Tapos sabi niya sa akin, ganyan ka, wala nang tutulong sa'yo kasi ganyan ka na. Yung sinasabi niya. So marami po masasakit na salita. Binaliwala ko lang. Parang binaba niya yung pagkatao mo. Mm-mm. Dahil ganyan ka, ganyan yung kalagayan mo, ginanyan ka pa niya. Di na siya naawa sa'yo. At lalong di na siya naawa sa anak niyo. No? Hindi na po. Dito, mga kapay. Talagang
May mga tao talagang ganon. Kaya, ano mo na, burahin mo na sa isipan mo. Nandito naman kami, naaalala sa'yo, kasama ng aking mga followers, subscribers, at sponsors. Tulungan ka namin, ha?